So ayan, nagayat na po natin ang ating garlic. Of course, onion. As I'm always saying, ang aking onion na ginagamit is white kasi po double purpose. It can be for salad and for cooking. Ayan. And cheaper pa po siya sa red onions. Then meron po tayong atsal. Ayan. Pag sa labas yan, capsicum kasi sobrang laki-laki. Dito naman mahal masyado ang capsicum. So, we can afford on the atsal. And then, lalagyan lang nating sili. Ayan, guys. Wala akong ginger, but still, okay. Wala namang problema. Pag kulang yung mga ingredients mo kung magluluto ka, kasi that's for your own family and you cook with your heart. Ayan. And of course, dinispros ko na po yung aking chicken para ready to cook na po siya. Sige. As usual, guys, yung aking mantika is use oil. Kasi kita nyo, nagprito na naman ng eggs ang mga bata para sa kanilang breakfast. Kasi naman malalaki na naman sila. So yung breakfast nila, sila na talaga ang gumagawa. Kasi si Mami G, puyat sa whitey, sa tanghali na talaga nagigising. So ang lunch talaga at dinner, niluluto ko talaga para naman may vitamin. Kung lagi na lang silang itlog-itlog or hotdog or chorizo ang pepitoy nila. So use oil pa rin tayo. Dadagdagan lang natin yan ng kunting mantika, kasi konti lang din yan. Ayan, konti lang din. Ayan, guys. Painitin natin saglit ang ating mantika para po paglagay ng ating onions and garlic. Sobrang mabango siya. Kasi pag ilalagay nyo po yung onion and garlics na hindi pa mainit ang mantika, matagal po mga ngamoy. At saka ang sarap ng amoy, ang bango ng amoy ng onion and garlic. Yun lang pa pwede ng ulamin. Guys, umusok na pala yung aking mantika. Si mantika ay umusok na. So we will drop our garlic mousse. Nabisi ang katawaiti, guys. Very simple lang to, ha. Lutong ano lang to. Lutong bahay ni Mami G. Sa kanyang adobong puti na chicken. Yan, guys, we'll drop na our onions kasi mainit na siya. So, yan yung sinasabi ko, guys. Pag nilagay nyo kaagad yung onions and garlic nyo na hindi siya mainit pang mantika, hindi siya mangamay kaagad. Pero, pag mainit na yung mantika, konting ano lang, good smell na talaga. And yung smell na yan, nagbibigay rin yan ng lasa sa ating niluluto. Ah, syempre, love our own. Ayan, kung ano yung niluluto nyo, guys, lalo na pag sa family, you should love your own recipe. So, ayan, bango-bango na, guys. I can drop now my chicken. Guys, natatawa ako sa sarili ko. Hindi pala naka-live yung aking video. Ngayon ko lang siya napansin. Daldal ng daldal na ako kanina. Nalapag ko na yung chicken. Daldal ng daldal na ako kanina, guys. Di pa pala siya na naka-on yung camera. Sino bang naka-relate sa akin dyan? So, ayan, guys. Since adobong puti po, wala po siyang ginger. Pero, syempre, masarap ang ginger. Lalo na pag manok yung niluluto mo. Kasi pangtanggal lang sa yon. Pero since wala naman akong ginger, it's okay. So, ayan, guys. Alam naman natin ang chicken or any pork nga. Basta as long as galing sa ref, nagtutubig. Wala akong dinagdag na tubig, pero nagtutubig din siya. But it's good para po talaga maluto siya din sa sarili po niyang tubig. So, ayan, guys. Hindi pa natin yan tinimplahan. Hayaan muna natin talagang magluto ang ating chicken para mawala ang lansa since wala pa naman akong ginger. Pero natatawa ako, guys. Wala pala akong camera while nagsasalita. Daldal ng daldal ako kanina. So, yan, hayaan ko muna ng ilang minutes. Makook talagang chicken. Then, I will drop my atsal and then salt and pepper together with our cubes, yung pampalasa natin. And, syempre, suka lang kasi adobong suka po siya. So, mamatay pa rin yung lansa sa suka kahit wala po tayong ginger. O, diba? So, ayan, guys. Silip tayo. Wow, nagmamantika na rin yung chicken. Ibig sabihin, lumabas na yung kanyang lansa. We were adding our atsal.
Ang sili po ay maanghang to, so hindi ko na siya in-slice. And then, wala na rin pala akong dahon laurel na paminta. Ito na lang, damihan ko na lang ng paminta powder. Ayan. Adding po tayo ng salt. Ang salt medyo marami kasi wala po siyang soy sauce. Kasi adobong puti po siya. So, makikill po siya sa suka. So guys, yung suka natin ito, masarap to. Yung suka naman natin dito is may luya. Oh. So, damihan natin ng suka guys. Kasi adobong puti nga to. So, maluluto siya sa suka. So, ayan, natimplahan na natin. So, magiging ganyan lang talaga ang kulay ng ating adobo since adobong puti po siya. And syempre, lalong pampasarap sa ating lulutuin, lagyan po natin siya ng chicken cubes. Si chicken cubes. So, ayan guys, natimplahan na natin. Let the water na lang na lumiit. Yan, drop na natin yung ating cubes. Pakpan natin saglit. And then, mamaya, pagbalik natin, taste po natin siya. And then, kunting bawas na lang ng sabaw. And we're done. Kung na-taste natin at okay na po, hindi na po siya maalat or ano, pwede na nating i-finish ang ating recipe na lutong bahay alam Mommy Granny's Vlog. So, ayan guys, silipin ko nga. Ayan. Ayan guys, wow. May sabaw pa. So, bawas na lang tayo ng sabaw and ito po ay maluluto na. So, good luck na naman sa lunch ni Mami King ngayon. Ang bango? Ang bango. Guys, pag adobong puti, ang bango, ang amoy naman niya is suka. Kasi adobong puti. Pag adobo talaga yung may soy sauce, yung amoy niya talaga is ano. So, guys, iwanan natin yan ng ilang minutes pa until mag-little dry yung water. And then taste natin. And we are done. Ganyan lang magluto ng adobong puti, alam Mommy Granny's Vlog. Ayan guys. Gising na yung mga anak ko. Lunch na, late na yung lunch ni Mommy G. Kasi naman. Alam nyo na. Puyat ni Mommy G. Taste natin guys ha. Taste natin siya. Sarap. Kunting ano na lang siya, guys. Kunting palabas pa ng oil. Ah, okay na po yung timpla. So, matatapos na po siya talaga. Sarap, oy. Parang nawawala na yung diet ko ngayon. Pero diet pa rin, laban lang sa diet. Final. Ayan guys, ayan. Yan yung sinasabi ko. Ngayon po, oil na siya. And waiting for sir, ayan. Tapos ready to eat na kami. Kasi guys, 12:30 na pala, 1 o'clock, may klase na naman yung mga anak ko. Ayan, ito yung sinasabi ko, pag lumalabas na yung oil, ayan guys, ayan, hinaan ko na yung apoy, baka maubos naman yung sabaw, sayang.
So, ayan. Yan po yung Frenes product ni Mommy G na adobong suka. Same lang po pag nag-aadobo kayo. Wala nga akong dahon sa laurel. Wala rin akong ginger. Pero pinatay ko siya sa suka. Kasi suka lang po nilagay ko at wala pong soy sauce. So, ayan. Ready to serve. Ready to serve na po siya, guys. Hindi po natin pwedeng ubusin ang sabaw. At hindi rin po maganda. Maraming sabaw. Oh, may liid pa. Favorite yan ng anak kong babae. Ang liig. Kailangan simot natin ang sabaw, guys. Simot natin. Nabisya ako sa cellphone. Alam niyo na, Whitey World tayo eh. Paubos na pala yung sabaw. Pero masarap po ang sabaw, guys. Kailangan isimot. So, ready to serve and ready lunch na ang family. Kasi may class pa ang mga bata. Ang kiddos. Ayan. So, diba guys? Sana matutunan nyo rin tong lutuin sabay na very simple lang naman siya. Pero yummy, yummy na yan. Let's eat na guys! Come over na to the table. Alina kayo! Alina, Alina, Alina. Ayan. Lalapag na sa table and ready to eat na. So, ayan guys, kainan na. So, ito po yung adobong puti ni Mami G. So, let's eat. Sana nag-enjoy po kayo sa aking vlog kanina. And, thank you. Thank you sa mga manonood. And, try nyo rin tong cook sabay. Or, kung nakapagluto na kayo, masarap, diba? Okay, bye-bye, bye-bye. Thank you. Kain muna si Mami G with the family. Bye-bye, guys. Thank you.